experience ng mga Pinoy ang sobrang pananakit ng ulo na maaaring mauwi o dahil na nga sa sakit na meningitis. August 27, 2018. Biglang napabalik ng Pilipinas ang isang nanay mula sa Canada kung saan siya nagtatrabaho bilang caregiver. Para alagaan naman ang panganay niyang anak na may tuberculosis sa Pilipinas. Dahil mahina ang resistensya ng katawan ng bata, ang bakterya ay umakyat na sa utak at naging TB meningitis. TB meningitis po, stage 3 coma. 50-50 po yung nakakaligtas po dun sa sakit na po yun. Kapag may TB meningitis, pwedeng maapektuhan ang lahat ng organ o tissue sa ating katawan. At ang impeksyong ito ay nagkakaroon ng pamamaga. Gaya ng nangyari sa anak ni Jenny Lee, si Gion. Ang pamamaga at impeksyon sa kanyang utak ay may kasamang pagdami ng tubig. Ito ay tinatawag na CSF o cerebral spinal fluid. Kapag sumobra ang CSF sa utak, maiipit ito na pwedeng ikamatay. Kailangang mabawasan ang tubig, kaya naglagay ng shunt sa ulo ni Gion para dumaloy ang tubig at mag-circulate at mailabas sa ulo. Pero matapos ang kanyang operasyon, nagkaroon naman siya ng pneumonia. Ano naisip mo noong mga panahon na yon? Parang gusto kong ako na lang yung magkasakit kaysa sa kanya. Kasi syempre, nanay ako. May future siya. Hanggang sa hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. At na-comatose. Naiiyak ka pa rin ano pag naiisip mo yung nangyari. Bakit? Kasi ano na po siya eh. Parang wala na. Yung coma po. Yung coma sa kanya is half of the body. Matipid daw sa impormasyon ang ospital. Kung may pag-asa pa bang mabuhay ang pasyente. Dahil sa matinding pag-aalala ng nanay sa kanyang anak, nag-search siya sa internet tungkol sa sakit nito. Inuwi ako ng mama ko saka ng papa ko sa bahay kasi mahal mamatay sa ospital. At nagkataon naman na napunta siya sa YouTube video ng pasyenteng may TB meningitis din. Doon na pinatake sa akin yung reherbal nila mama kasi dying na ako eh. Last chance na nila yung reherbal eh. Na napagaling daw ng iniinom nitong food supplement. Sabi ng doktor, lifetime na yan, nakahiga na lang yan. Nakilala ko po yung King's Herbal. Nalaman ko na may pag-asa pa na gagaling siya. Pagkaraan naman ng isang buwan matapos na maoperahan ang kanilang anak, saka sila nagpaalam sa doktor na paiinumin na nila ng food supplement. At sa pamamagitan ng nasogastric tube na nakakabit sa ilong ni Gion, pinadaan ang King's Herbal para dumaloy sa kanyang katawan. After 3 days na nasa ospital na po kami, ang laki po ng improvement niya. Sa isang bote po, unti-unti po siyang dumilat nung una. Then half of the body na igagalaw na po niya, tapos nagpo-follow po yung kanyang brain. Kaya sabi ko, napaka-thankful ako kasi may isang instrument na ginamit ng Panginoon. Yun ang King's Herbal po. Gumamit po kami ng mga medications po sa hospital, pero itong supplement na to is para ma-inboost po yung kanyang immune system.
So maliban dun sa mga gamot sa ospital, ano yung pinapainom sa'yo? King Serbal po. Hanggang ngayon umiinom ka pa din? Opo. Si Jeon, nagkaroon ng TB meningitis. Nakaw ba to? Sa murang edad, lumaban sa buhay. Pero ngayon, nanumbalik ang sigla, nakapaglalaro na at back to school. Thank you po, Kari. Thank you din. Salamat sa inyong pagtitiwala. Tandaan, walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. King Serbal Food Supplement. Dito ka tatagal.